ito na po mga lods. Ito ang dapat na ang hanapin natin pang tanim ng niyog mga lods, oh. Yung shoot na nasa gilid, hindi dito sa dito, hindi dito sa sentro. Dapat ang shoot na dito sa gilid. Yun dapat ang hanapin natin itanim. Ito. Gandang pagka ano? Similya. Ano po ito, lods? Ipapakita ko lang sa inyo kung ano, i-share ko lang sa inyo ba kung ano ang dapat itanim. Dahil alam ko naman hindi lahat ng tao magtanim ng niyog, eh. May kanya-kanya tayong nature na trabaho. Tulog, pisa natin magtanim mga lods. Maghukay tayo ng lupa. Dapat, ang ganda nyo, oh. Tapos, takpan natin. Pwede naman hindi baon masyado mga lods. Ganyan lang. Ito. Tapos isa lang ipapakita ko sa inyo mga lods. Itong isa hindi ko ipapakita sa inyo pagtanim nito. Dahil hinap na to isa, eh. Yun. Ngayon po ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ito ang hinahanap na pangtanim, dahil pag lumalaki ito, pwede itong mapatunga sa itaas, pwede pang sanggutan, pang kuha ng tuba ba, pang inom. Ganon. Nalalaman ko lang ito mula sa aking lolo. Yun ang sabi niya dati, pag maghanap pa daw ng pangtanim na niyog, ito ang hanapin, yung shoot na nasa gilid, huwag sa gitna. Kasi matibay ang ano to, eh, yung tawag yun, yung palwa. Sa Tagalog yung palwa, ano yun? Tangkay, yun. Tangkay siguro. Ang tawag nito na niyog mga idol, ito ang tinatawag na sentinel. Matagal mamunga ito, eh. Nga 5 taon yata ito bago mamunga. 5 hanggang 6. Pero matagal ito mano. Kaya yatang abutin ng 200 years ito, eh. Kung hindi lang ano, mabagyuhin. Ito. Ito na mga lods. Ito, tubig. Bago natin iwanan to, diligan natin na, bubuan natin ng tubig. Good luck, niyog. God bless. Ayan. God bless niyog. Ito po, pangalawang puno mga lods. Diligan na natin. Ito, God bless niyog for the next generation. Thank you. God bless. Yun. Pangalawang puno ito mga lods.
ito for the next generation to mga lods. Okay, thank you mga lods. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching. Watching. Please like and share.